51. Unghiya po natin ang salita ng Panginoon sa Salmo, Psalm 51. And I will be reading from chapter 51, verse 1 to 12. Ready from? Says there, have mercy on me, O God, because of your unfailing love. Because of your great compassion, blot out the stain of my sin. Wash me clean from my guilt, purify me from sin. For I recognize my rebellion, it haunts me day and night. Against you and you alone have I sinned, and I have done what is evil in your sight. You will be proved right in what you say, and your judgment against me is just. For I was born a sinner, yes, from the moment my mother conceived me. But you desire honesty from the womb, teaching me wisdom even there. Purify me from my sin, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. Give me back my joy again. You have broken me. Now let me rejoice. Don't keep looking up at my sin. Remove the stain of my guilt. Create in me a clean heart, O God. Renew a loyal spirit within me. Do not banish me from your presence. And don't take your spirit, your Holy Spirit, from me. Restore to me the joy of your salvation, and make me willing to obey you. May the Lord add more blessing upon the reading of His word. Amen. Noong nakaraang linggo ay patatlong linggo na po tayo sa ating tema. Na tinaguri ang getting a grip of our salvation. Paano natin mapanghahawakan ang ating kaligtasan? Or paano natin naiintindihan ang many facets or napakaraming mga bagay-bagay patungkol sa kaligtasan ng tao? Okay? Salvation is quite simple. But the many aspects of salvation is quite a lot. And like kung sinasabi sa inyo na I wanted to do this because I want you to be conversant. Gusto ko na meron kayong sapat na kaalaman para maipahayag sa iba ang karanasan ng kaligtasan. Okay? And so today, tayo po ay nasa punto na ng tinatawag na pagsisisi, repentance. Alam nyo, katulad na sinabi ko na nakaraang linggo, hindi na maraming churches sa Pilipinas na hindi na gumagawa ng altar call na tinatawag. Ano yung altar call? Yun ay, syempre, yun ay tawag sa altar. Kaya nga siya tinawag sa altar call. Hello? Yes. Ang altar ay ito, may panawagan dito, at ang panawagan yun ay magbalik loob sa Panginoon. Yes. Maliwanag ba? Yes. Okay. Ngayon, naintindihan niyo na kung ano ang altar ko. Okay? Bihira na mga church na gumagawa doon sa Pilipinas kasi ang unang sinasabi nila ay nag-aasaya ng mahabang panahon. Siyempre nga naman, pagka mag-alcohol call ka at may gumulong dyan na ba, bago tumayo yun, may ilang minuto ba? Eh siyempre, pag-pray mo pa yun, at minsan ang pastor, hindi siya nag-pray ng in mass, kundi bawat isa ay pinapatungan niya ng kamay. Ganun ang concept ng altar call sa Pilipinas. Okay? Ngayon na lang, ganun din ang ginagawa ko noon, kanya lang ngayon, hindi na ako gumagawa noon pang kalahat ang prayer na. Okay, para nga naman hindi kayo naaabala. Pero hindi ako darating sa punto na hindi na ako mag-altar call. Okay? Bakit? Sapagkat ang altar call, doon lamang nagkakaroon ng pagkakataon
na magsisi ang isang tao. Yes. Sabi naman ng iba, pwede namang magsisi ang tao kahit na hindi salba. Oo naman. Okay? At inaasahan ko, nagsisisi kayo sa inyong mga kasalanan. Amen. Araw-araw. Okay? Kasi bagat yung walang araw na hindi tayo nagkakasala. Amen. Araw-araw, ayon sa inyong pananalangin, ay nagsisisi kayo. Kanya lang, meron talagang pagkakataon na kailangan mo nang humingi ng tawad upang siya ay magkaroon ng tinatawag ng born again experience. Amen. At yun ay ginagawa sa mga pagkakataon na katulad ngayon. Amen. Amen? Kung ikaw ay binibigyan ng conviction ng banal na Espiritu, okay? In fact, ang nais kong mangyari, nandito ka man sa church o wala, may panahon kang magsisi. Amen. And yet, marami din ang iba-ibang kuro-kuro at iba-ibang mga kaisipan patungkol sa pagsisisi. Minsan, pag nakita natin ang isang tao na umiyak na talaga namang yung kanyang pag-iyak ay humahagol on at pwede rin na siya ay nangisay. Okay, may mga tanggong isa ito ka, nasisiphayo, yun ang tawag nila. Nasisiphayo, natutumba, yun ay nangyayari sa mga Pentecostal church na katulad sa atin. Okay? Okay lang yun. Kanya lang, ang pagkasiphayo at ang paghagulhol ay hindi yun ang tunay na pagsisisi. Yes. Kasi maraming umiiyak, pero paglabas ng pinto, ganun pa rin, hangal pa rin. You understand? Hello? And so, ang tinatawag na remorse, say that word with me, remorse. Remorse. Ang remorse ay yung paghagulhol, yung pagiging malungkot dahil sa nagawa mong pagkakamali. Ang tawag doon ay remorse. Yun po ay first stage lamang ng pagsisisi. Actually, ang pagsisisi is a process. Proseso siya. Amen? And so, i-define po namin ang repentance. Unang-una sa lahat, magugulat kayo na ang repentance pala ay pagbabago ng isip. So, pwede magsisi ang isang tao kahit na hindi umiyak? Yes. Hello? Ayan, yung, misan nga, mas mainam pa yung hindi umiyak, pero nagbabago. Yes. Kaya sa umiyak na, gumulong na, hindi pa rin nagbago. Sayang yung luha, sayang yung gulong, sayang yung sipon na naghalo sa luha. Sayang. Mas mainam na tahimik, ngunit talaga namang masama ang loob niya nang dahil sa kanyang sarili. At nao siya sa Panginoon, Lord, baguhin mo ako, patawarin mo ako sa aking kasalanan. At paglabas niya doon, ay nagbago na. Amen. Yun ang tunay na repentance. Sapagkat ang pagsisisi ay pagbabago ng kaisipan. Dati ang kaisipan ay masama, mabuti na ngayon. Amen. And it is the Lord who does that in our lives. Okay? That leads to a change of heart. Ito raw ay nagdadala sa amin sa isang puso na bago. At mga actions na ginagawa mo na nagiging bunga ng pagsisisi. So, lagi mong may action. Lagi may positive result ang pagsisisi. Amen. Amen? Yung po, lahat ng yan, yung kahulugan yan, ay galing sa isang Greek word na tinatawag na metanoia. Okay? Say the word with me, metanoia. Metanoia. Ibig sabihin po, change, the journey of changing one's mind. Remember, it is a journey. Again, hindi mo pwedeng isipin na, sige, isipin ko paglabas ko dito, ako na si Superman. Hindi ko pwede, okay? Again, mayroon kang certain things na sasabihin sa sarili, paglabas ko dito, pupunta ako sa bangko, magbibidraw ko ng pera, babayaran ko lang ako. Nagtinatakbuhan ko ng ilang taon. Yun ang tunay na pagsisisi. You understand? It is a journey. May gagawin ka. Amen? Okay?
Hindi ba kasi sabi nila, hindi nagsuri na ako, dapat hindi ko din na pinatawad na ako, hindi pwede nang hindi ako magbayad. Kapatid, huwag kang hangal. Ang tunay na pag-sorry, ang tunay na pagsabi ng Lord, forgive me, may ginagawa. Amen. So kung dyan sa katabi mo, may utang kang 10 dolyar, kaya magbayad ka. Okay? So minsan, minsan pa, papasampu-sampu lang tayo eh, malimot-limot. Okay? Hello? Okay? Hallelujah. Nagtatawa kayo dahil ito po. The journey of changing one's mind, heart, self, or way of life. And this leads to spiritual conversion. Amen? Amen. Now, very crucial po ang pagsisisi sa kaligtasan. Okay? Ang ehemplo po natin ngayon ay ang pagsisisi ni David sa kasalanan ginawa niya kay Bathsheba. Yes. Remember, naikwento ko na sa inyo kung anong kasalanan ni David kay Bathsheba. Pinapatay niya yung kanyang asawa na si Uriah. Diba? Dahil gusto lang niyang akinin ang asawa ng kay asawa. So, hindi lang yan nangyayari ngayon, doon pa. Tapos ang isang po si David pa. Okay? Nais ko malaman ninyo na ang pagsisisi ay very crucial sa kaligtasan. Okay? In fact, araw-araw pa rin po tayo nagkakasala. Lagi kong sinasabi ito sa inyo, marapat lang na araw-araw tayo humingi ng tawad sa Panginoon. Yes. Okay? And so, hindi nyo ba alam na ang kauna-unahang mensahe sa gospel ay repentance? Yes. Tingnan nyo ito. From that time that Jesus began his ministry, kung unang-unang nagsimula ang Panginoon ng kanyang ministeryo para magpahayag ng salita ng Diyos, ang unang-unang sinabi niya, repent! Yes. Hello? Yes. Klaim mo yun, ang unang-unang binanggit niya, unang mensahe niya, magsisi kayo! Amen. Bakit? Kasi nga, ang kaharian ng langit ay narito na! Amen. At walang sino man makakapasok sa kaharian ngayon na hindi nagsisi. Yes. Amen. Amen. Can you imagine that? The King himself of the kingdom of heaven came down and made the announcement. This is the primary, the most important message that he made. Repent, for the kingdom of God is here. Amen. Wow. Hallelujah. Lahat ng nakahanda ng pumasok sa karya ng Diyos o nakapasok na sa karya ng Diyos, nasa kamay. Hallelujah. Now, tingnan niyo rin sa Luke 24 verse 47. Si Jesus ulit, sabi niya, ang pagsisisi at ang kapatawaran ay kailangang ma-proclaim, maipahayag sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa, magsisimula sa Jerusalem. And after this, Jesus is going to come. Amen? The Lord, when talking about the second coming, yung kanyang pagbabalik na magulit, okay? Dito sa lupa, second coming. Sabi niya, kailangan ipahayag muna ang katuruan ng pagsisisi at kapatawaran. At lahat ng ito ay ma-proclaim sa kanyang pangalan sa lahat ng bansa, magsisimula sa Jerusalem. My friends, until today, it is still crucial for us to preach repentance. Okay? Madalas, pagka may pinatatanggap tayo sa Panginoon, you know, sinner's prayer, minsan inuumit natin itong repentance. Kailangan na, marapat lang na sa ating panahon ngayon, kailangan na natin na ibalik ito, na ang bawat isa sa atin, pagka nagpapahayag tayo ng salita ng Panginoon, we need to make the person understand na he or she is a sinner and she needs to be reconciled with God. Amen? Amen? Amen. Hallelujah. Sabi po ni Saint Augustine, walang sino man, no one, can begin a new life
walang sino man ang makapag magkakaroon ng panibagong buhay maliban na siya ay magsisi sa dati. Amen. Sa dati niyang buhay. Amen. So you cannot, not any one of us here. Tayo po, bago tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan, ang bagong buhay ng kagalakan sa Panginoon, nagsimula tayo sa repentance. Amen? Simulan po natin. Meron po tayo anin. Ay sabi sa tali mo po'y anin daw. Anin daw. Anin daw. Okay? Anin ang bagay na gusto mong malaman nyo patungkol sa pagsisisi. Okay? Tunay na pagsisisi. Kasi title lang ating mensahe ay True or Genuine Repentance. Unang-unang sa lahat, true repentance begins with realization. Amen. Yes. Amen? Bago ka magsisi, siyempre, aware ka muna kung ano ang kasalanan mo. Yes. Okay? Hindi ka pwede pumunta dito sa altar kasi magsisisi na ako, magsisisi na ako. Saan? Amen? Hello? Yes. Saan? Okay? Saan ka magsisisi? Si David, alam na alam niya ang kanyang kasalanan. Yes. And so, sabi niya, have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion, blot out my transgression, wash away all my iniquity, and cleanse me from my sin. There's something special about this verse. Okay? Tatlong word, may tatlong kataga na binanggit si David dito, na pare-pareho lang ang kahulugan. Transgression, iniquity, and sin. Lahat sila, kasalanan. Kanya lang may iba't ibang kahulugan ang bawat word na ito. Kaya si David, alam na alam niya kung bakit siya, at kung bakit ganito ang kanyang confession. He realized, okay, na-realize niya na nagsimula ang kanyang kasalanan sa isang iniquity, ang ibig sabihin ay motive. Okay? Kasalanan, makasalanan motibo. Okay? Nakita niya si Bathsheba na naliligo doon sa ibaba, nagkaroon siya ng masamang motibo. In-entertain niya ito, desire. Yun ang sin. Sin doesn't start when you do it. Sin starts from the heart. When you are enticed. Hello? Pagka ikaw daw ay na-enticed sa Bisaya, natintal sa Tagalog na rahuyo. Marahil na Tagalog yun. Okay? Nagkaroon ka ng desire. Gusto mong maangkin ang hinin mo. Dapat angkinin. Amen? And so sa puso ka lang nagkakasala ng tao. Yes. Amen? Kahit na hindi pa nangyari, nandiyan pa lang siya, nagkasala ka na. Yes. Amen? Lalo na kung na-enjoy mo siya. Hallelujah. And lalo na kung pinapalintasya mo siya araw-araw. Amen. Hello? So yung mga nagda-daydreaming, baka iba ang dream mo. Ingat po kayo sa mga daydream. Sin, desire. Pag nagawa na ang resulta, transgression. Yes. Ano yung transgression? Ang other term for transgression is trespass. Alam niyo yung trespass sa word na no trespassing. Amen. Okay? Nakakita na ba kayo ng sign word na sinasabi no trespassing? Anong ibig sabihin nun? Huwag kang papasok, no trespassing. Pagka sa garden nakalagay yun, abay, huwag kang aapak sa lugar mo yun. Pag umapak ka doon, trespassing ka na. Ang ibig sabihin, lumampas ka. You understand? Amen. And sin is missing the mark. Okay? Trespass is going beyond what the Lord requires. So, ganun katindi ang kasalanan. Tatlong bahagi siya. Iniquity, motive, sin, desire. Pag natapos na yung kasalanan, resolve, transgression. Okay? Lumabag ka, transgress. Lumampas ka, trespass. Amen? Ano ang nilabag mo? Ang utos ng Diyos. Amen. Okay? Anong nilampasan mo? Ang kalooban ng Diyos. Amen?
Hallelujah. Napakasimple lang ng prayer ni David nung unang na-realize niya na nagkasala siya sa Panginoon. Alam niyo, si David hindi siya Pilipino eh. Kasi kung Pilipino ito, maraming excuse. Kaya mahaba ang kanyang pagsisisi. Pagka Pilipino, mahabang magsisi. Okay? Now, ang panahon na para hindi ka maging Pilipino pag nagsisi, ganito lang sabihin mo. Ako ay nagkasala laban sa Diyos. Amen? Simple. Walang pagtatago. Amen? Walang pagkukunwari. Okay? Walang pagmamataas at walang pagkukunwari. Amen? And so, alam nyo, pagka tayo ay makatutungaran sa ating sarili, if we just realize the gravity of sin. Okay? Kung marirealize natin ang consequence at bigat ng kasalanan, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa, hihingi tayo ng tawad sa Panginoon. Amen! Amen? And so, sa Bible, sa New Testament, mayroon tayong example na napakaganda at yun ay yung tinatawag na prodigal son. Sabi niya, ako ay tatayo, magbabalik ako kay tatay. Amen? Mayroon tayong tinatawag na pagbabalik loob. Yeah, ang pagbabalik loob ay repentance. Pagbabago ng isip. Alam niyo ang kwento ng prodigal son, kinuha niya yung yaman niya, yung kanyang manang sa tatay, na hindi pa patay yung tatay, kinuha na niya. Okay? Salbahe. And yun tayo, marami. Sa atin, salbahe. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, salbahe tayo. Amen? Hindi lang ito. Salbahe tayo. Okay? Ano sabi niya? I will say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. Ako ay nagkasala laban sa langit at laban sa iyo. Hindi na ako karapat dapat. I am no longer worthy to be called your son. Hallelujah. Tingnan nyo naman itong lalaki ito. If there is anything that is worth redeeming in a person, is humility and repentance. Amen. Kaya minsan, napakadaling patawarin ang mangungutang pagka-upload. Pero yung mga mangungutang na galit pa pag sinisingit. Amen? Napakahirap patawarin. Kahit si Lord, hindi ka pa papatawad eh. Kasi pagka mataas ang tao, hindi pwede patawarin. Kailangan mo humaka. Kailangan natanggapin mo ang iyong ginawa. Katulad ng prodigal son. Na ito, ang sabi niya, treat me as one of your hired servants. Gawin mo na lang akong alipin. Gusto ko lang na makabalik sa iyo. Wow! Now that is recognition or our realization of sin. Amen? Then that will bring us to number two. Elimination of excuse. Aalisin natin ang lahat ng alibay. Amen? Kung sasabihin sa inyo, ikaw kasi pinautang mo ako. Wow, kasalanan pa ng pera, ng pera. Okay? Hallelujah. Napakawalang yan ng taong gano'n. Napakawalang yan ng kapatid na gano'n. Tinan nyo ito. For I know my transgression. Alam ko ang aking paglampas, paglabag. My sin, ang aming kasalanan ay nasa aking harapan. Laban sa iyo at laban sa iyo lamang. Laban sa iyo at sa iyo lamang. Have I sinned and done what is evil in your sight? Ako ay nagkasala at nagawa ko itong masamang bagay sa iyong paningin. And then he said, so you are right, Lord, tama ka yun. Tama ka sa iyong huska. Tama ka sa iyong verdict. And justified ka sa iyong paghuhusga. Now, nung nakaraang linggo, ay maraming linggo, sinasabi ko ito, na walang nakaka-escape sa tinatawag ng consequence. Yes. Marami sa atin ngayon ay nararanasan pa rin natin yung consequence ng ating maling ginawa
ilang taon na nakakaraan. Now, gusto ko lang na maging honest tayo sa lahat. Okay? Okay, huwag kalala, hindi lang kayo, pati ako. I go through some consequences in my life. Over wrong decisions that I have made in the past. Now, how many of you are going through such kind of consequence in your life right now? Nararamdaman mo ba? Nararanasan mo ba? Taas ang kamay. Gusto mo lang kapag ay naayos sa kayo. Taas ang kamay. Okay? Thanks, God. Okay. Lahat mo tayo, sabi nga, there is no immunity from the consequence of sin. Laging may consequence. And there are consequences na tatapos ka agad. May consequence na matagal bago siya matapos. And may consequence ipinamama na pa sa susunod na generation. Kaya napakahalaga nung mensahe ko patungkol sa generational sin. Kamakailan lamang nanonood ako ng YouTube. Merong isang psychologist sa Amerika. Na-interest ako dahil ang pinag-uusapan ay generational sin. For the very first time, narinig ko na isang academic sa US, doctor of psychology, ay tanggap niya, naniniwala siya na mayroong tinatawag na generational sin. So pinakinggan ko ang sabi niya, pagka ang isang lalaki daw at saka ang isang babae ay nagkaroon ng sexual relationship. Kaya mag-ingat kayo ng lalaki na pipiliin yung maging asawa. No? Bakit? Sabi niya, lahat ng traits, both in the present and in the past, and his forebears, ibig sabihin ng kanyang generation in the past, lahat ng iyon ay naipapasa niya sa pamamagitan ng kanyang semen sa babae. Sa kanyang magiging anak. And in the next generation after that. Kaya ingat kayo, pagka ang napangasama nyo ay loko-loko o buwan. Kaya kailangan mag-investiga muna kayo bago kayo mag-asawa. Huwag subot na lang ng subot. Kasi ang lahat ng trend ng lalaking yaso ipapasa sa iyo, ipapamama na sa iyo, sunod ng anak mo and in the next generation. Yes. Maliw na lang kung siya ay Kristiyano. Kasi nagpuputol ang lahat ng curse. Nagpuputol ang lahat ng consequences. Kung tayo ay mayroong pananampalataya sa Panginoon and His name is Jesus. Kaya napakahalaga, kapatid. Hindi ko sinasabi na ito ay automatic. Kaya nga, minsan, kahit na yung asawa natin ay Kristiyano, palo tayong Kristiyano, hindi naman nagtatapat sa Panginoon. Ganun pa rin. Again, alam nyo, namamala rin ang hindi katapatan. Nakikita yan ang anak mo eh. Hindi lang sa genes, sa nurture pa rin. Kung paano lumalaki yung bata, nakikita niya yung kanyang mga magulang. Pagka ang mga magulang ay dutot ng dutot sa cellphone, lalaki ang anak, dutot din ng dutot sa cellphone. Nakakatawa, pero again, it is funny, but it is true. Amen. And so, be careful, because there is no immunity from the consequence of sin. Punishment is swift and sure to one and all. God is not man. Hindi mo maluloko ang Diyos. Yes. Whatsoever a man doeth, plants, or whatsoever man soweth, kung ano rong itinanim ng tao, yun ang kanyang that is in Galatians. Amen. Chapter 6 yan pa. Alam mo? Amen. Alam mo, pagka si Lord ang sabi, hindi pwede pumahal. Okay? Now look. In Luke 23, kilala niyo si Zacchaeus, di ba? Siya yung putot na lalaki na umakyat sa sycamore tree dahil gusto lang niya matikosyoso. Okay? And he is public enemy number one sa Israel kasi nangungutong siya dahil siya ay gawani ng rentas internas. Okay? And so, nung tumapat ang Panginoon sa kanya, sabi niya kay Zacchaeus, Zacchaeus, pumaba ka, maghahapunan tayo sa bahay mo.
Alam mo si Lord, in-invite niya kanya sa rin sa bahay niya. Sa chaos. Tuntuan mo siya sa chaos, okay? Feeling good siya, feeling great. And in fact, feeling guilty. Alam mo, pagka nasa presence ka ng Panginoon, listen to me. Alam mo na malapit ka sa presence ni Lord pagka aware ka na hindi ka karapat-dapat sa sarili. Yes. Ganon ang feeling ni sa chaos. Ang ganon ko sabi niya, kataya naman, public enemy ng Panginoon ako sa Israel. Ay, bakit ako nilapitan ng napakabanal na tao nito? Ganon ang nasa isip niya. Right? And yet, hindi na siya nakatiis. E wala pang sinasabi sa Lord, sana ganito lahat ang conversion. Sana ganito lahat ang nasasabihin, pastor, pastor. Okay? Kalahati ng aking kayamanan yung bibigay ko. Okay? Ay, balik pala yung sweet. Okay? Anyway, ganun din. Si Zacchaeus, because of the presence of God in him, na nasa proximity niya, nararamdaman niya yung kanyang sarili na hindi siya karapat-dapat. Okay? And so marapat lamang at nagbitin siya ng pangako. Sinabi niya, kalahati ng aking kayaman, ibibigay ko sa iyo. At ang lahat ng aking mga niloko, okay, hindi nito napapasok ko iyong utang. Lahat ng inutang ko, lalo na pagkapatagal na, babayaran ko ng ika-apat na beses. So yung 10 na inutang mo, 40 na ngayon. Ano? Yan ang tunay ng pagsisisi. Yes. Amen? Okay. Then balikan natin ito. But the other answering rebuke him saying, yung katabi nung masamang magnanakaw. Mm-hmm. Lahat pa naman kung magnanakaw masama, di ba? Yes. Pero meron silang katabi na mabuting magnanakaw. Yes. Bakit siya tinawag na mabuting magnanakaw? Kasi alam niya na may kasalanan siya. Yes. Sabi niya, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Nakikita mo na tayo ay nasa parehong condemnation. And tayo, sabi niya, tayo ay pinaparusahan, makatwiran lang at parusahan tayo kasi tinatanggap natin ang reward ng ating mga ginawa. Ngunit ang tao nito, wala na lang siya ang kasalanan. Amen? Amen. And so, tingnan nyo nga naman itong tao, dalawang tao ito na nabungin ko, na sa kanila, hindi sila nagtatago. Hindi nila kinoconceal yung kanilang kasalanan. Kaya tayo minsan, tayo mga Pilipino, ayaw nating masira yung ating reputation. Samantalang wala naman talaga yung reputation. Tayo lahat ay makasalanan. Yes. Hello. Amen. Tayo ay umiligtas lang ng dahil sa biyaya ng Diyos. Amen. Pero makasalanan pa rin. Amen. Amen. Hello. Of course, hindi na tayo magkakasala na sinasadya. Okay? Meron ang pumipigil sa atin na magkasala tayo. Pero nagkakasala pa rin. Amen. So kung merong tao dito na hindi na nagkakasala, pwede ka nang lumipad sa buwan kasi kaya pa lang. Okay? Hindi mo bagay dito sa lupa. Mahahawahan ng Panginoon. Kung maaari kami ang makahawa sa iyo. Okay? Kaya lang, isang bagay ang gusto kong sabihin sa iyo. Kahit na may consequence, may biyaya. Amen! Grace means that all your mistakes, all your sins, all your transgressions, all your iniquities will serve a purpose. May layunin na siya instead of serving shame. Amen? Sige lang kapatid, dahil yung panahon, magkakaroon ka rin ng deliverance, magkakaroon ka ng breakthrough sa Panginoon. Amen? That brings us to the third na. Okay, kalahati na tayo. At yan ay tinatawag ng perception of evil. So yung sinasabi ko sa inyo kanina na
pagka alam mo na hindi ka worthy sa harapan ng Diyos. Okay? Isa nga ibig sabihin nun. Pagka naranasan mo yun, ilang sila ibig sabihin nun, lumalapit ka sa Panginoon. Because every time we draw near to God, the holiness of God makes us aware of our sin. Amen? Paano? Tingnan niyo si David. Sabi niya, surely I was sinful at birth. Okay? Sabi niya, sinful from the time my mother conceived me. Kinukonsip pa lang ako. Ipinagbubuntis pa lang ako ng nanay. Makasalanan na ako. Bakit? Kasi ang nanay makasalanan din. Yes. At ang tatay makasalanan din. At ang punla, makasalanan. And so, yet you desire faithfulness even in the womb. Now, ito yung example na ito. Si Isaiah, sa Isaiah chapter 6 verse 5, bumulala sa sabi niya, woe! Woe to me! Ano yung sabi ng woe? Okay? Kung sa expression pa natin niya, tapos na ako! Okay? Or, kawawa naman ako! I cry, I am ruined! Okay? Why? Because I am a man of unclean lips. Can you imagine the prophet Isaiah, propeta ng Diyos? Tinatanggap niya, sinasabi niya na marumi ang kanyang bibig. Samantalang ang mga propeta, spokesman ng Diyos. Sila yung tinawag na tagapagsalita ng Diyos. Dapat ang sinasabi nila ay salita ng Diyos. Nagkagaling sa bunganga ng Panginoon. Okay? And yet, ang confession ni Isaiah ay kung ano yung responsibility na ipinagkaloob sa kanya, yun ang ikinumumisan niya. Eh, isa lang ibig niya sabihin, Lord, I am not worthy to be your prophet. Okay? And then, sabi niya, I am a man of unclean lips and I live, ako'y namumuhay sa kalagitnaan ng mga taong marurumi ang and my eyes have seen the King, the Lord Almighty. Wow. Ang tunay na pagsisisi. Labi mo na be perceived. Ganito ang words ng mga nagsisisi. Lord, forgive me because I am so helpless. Okay? There are times I say to the Lord, paano ka nang tsatsaga sa akin? Bakit talaga siya kasi namin ako ulit-ulit kung ginagawa ang mga bagay na hindi mo gustong gawin at hindi mo gustong ginagawa. Amen? And here is David and here is Isaiah confessing. They're saying there, napiperceive nila meron silang awareness na meron silang sinful nature. Kaya minsan, itong mga theologians, sabi ako nila mga sinasabi, sabi ng mga, lalo na yung mga grace movement, ang biyaya ng Diyos na ako, gano'n niya lahat. Wala ka nang gagawin, kapatid. Hallelujah. Tanungin mo naman sila kung sinasabi, hindi na kinikinig sabihin, hindi ka na nagtatruggle sa kasalanan, hindi struggle pala. Again? Yes? Naniniwala ako sa biyaya ng Diyos. Pero ang sinful nature, habang hindi ka pa namamatay kapatid, kasama mo pa rin yung balat na yan. Yung laman na yan. Okay? Lahat ng meron pang laman, taas ang kamay. Kung limot mo na may laman ka pa, kuha mo sa iyo. Pagka masakit, may laman ka pa kapatid. At yung laman yan, yan ang pirahan ng kasalanan. Kaya nga ino-overcome natin ang kasalanan. Amen? Alin ang ginagamit ng pagkamuhi?
ang bibi. Yes. Again, ang kadalasan. Napakarasabi sa atin, Marites, hindi mapigilan ang dila. Makasalanan pa rin. Amen. Biyaya lang ng Diyos. Amen. Pag ikaw ay nag-uwini ng tao sa Panginoon, bibigyan ka ng kakayahan ng Panginoon. Thank you, Lord. Kaya, mahalaga sa akin bilang pastor ninyo na maranasan niyo itong naranasan ni Isaiah. Lumapit tayo sa Panginoon. At habang lumalapit tayo sa Panginoon, ang kanyang liwanag is going to be like a flashlight in our hearts. Yes. Magiging aware tayo, huwag ang dumi ko pala. Amen. And then hihingi tayo ng tawad sa Panginoon. Yes. Lilinisin na naman ngayon niya tayo. Kakaroon na naman tayo ng bagong impulse. Amen. Hello. Amen. Kaya kung pwede lang araw-araw maging aware po tayo. Reviewin mo yung buong araw mo. Okay? Di ba ako nagalit kay Madam? Super na kasi siya. Hallelujah. Di ba? Masama ang loob ko sa kanya ngayon. Okay? Huwag kang tutulog na masama ang loob ko sa kanya. Amen. Okay? Pahugasan mo pa agad kay Lord. So, amen. Amen. Please, sa'yo po ma. Baka bangungutin ako ma. Thank you, sa'yo na ito. Hello. Kapatid, yan ang buhay Kristiyano. Amen. Okay? Huwag kayong maniwala sa nagsasabi na wala ka nang gagawin. Meron. Yes. May responsibilidad ka. Amen. Amen. Hallelujah. Meron pa ako isang example. Si Simon Peter, nung unang niyang matagpuan ang Panginoon, ina-underestimate niya si Jesus. Again, actually, na-request ni Lord, pwede bang dyan ako mag-preach sa iyong bangka? Okay? Yeah, pinahintulutan naman siya ni Peter. Kaya na-deserve ni Lord na wala siyang huli. Okay? Mag-miss na siya, buong magdamag sila na malakaya, wala siyang huli. Sinabi siya kanya ng Panginoon, lumayad ka ng kaunti, ilaglag mo ang iyong lambat sa kanang kamay. Sabi niya, Lord, magdamag na kami ng ano, para kung sinisip niya, marunong ka pa sa action. Okay, ako mag-miss na, no? Ikaw, preacher ka lang. Okay? Kanya lang sabi niya, eh, dahil pagbibigyan ka lang. Dahil yun lang sinabi mo, hindi naman gano'ng pagkakasabi, okay? Iulog niya yung lapat. Gusto ko magkaroon tayo ng konting drama. So, inihulog niya yung kanyang lambat. Wah! Si Lord, fish whisperer siya, pinulungan niya lahat ng isda sa lugar niya. Eh, pumasok sa lambat. Eh, hindi na niya mahila ngayon. Nung makita niya, when Simon Peter saw that, he fell down at Jesus' feet, saying, depart from me, O Lord, for I am a sinful man. Amen? Kaya huwag mong i-underestimate si Lord. Okay? Huwag kang magpapapray sa akin, magbibigay ka ng prayer request, tapos hindi mo ipapalo. Siguro hindi ka naniniwala ang sasagutin ng Panginoon. Report ka naman sa akin. Okay? Pastor, ito po yung pinag-pray natin. Okay? I praise and thank the Lord. May siguro, I have 15 people that I am praying about. At least twice a day. For 2 weeks now. And meron akong 2 answered prayer. Not bad. And meron akong 3 na partially answered. Okay? Yung mga hindi ko nabanggit, bay, magsalo rin mo. Kahit na sabihin mo sa akin, Pastor, wala pa pong answer, wala pa pong result. Okay? Isa lang ibig sabihin, kailangan mag-prepare tayo. Okay? Hallelujah. Praise the Lord. Only those who are, di ba naman lumalabas? Okay? Who will rescue me from this body that is subject to death. Si Apostol Pablo sabi niya, sino makapagliligtas sa akin sa katawang ito? Okay? Na subject sa kamatayan. Na bakit niya sinabi na ang kanyang katawan ay subject to death? Kasi ang bunga ng kasalanan
Di ba sabi ko sa inyo, mamamatay ka rin? Yes. Okay. Sabihin mo mamamatay tayo. Okay, hello. Makinig kayo sa akin. Bakit ang tao namamatay? Eh, dahil nang sa kasalanan. Pero may pangako ang Diyos. Pag ikaw ay sumampalataya sa Kanya, meron kang buhay. Na kahit na mamatay ka sa iyong katawan, there is life after death. Pero kung hindi ka nang, wala ka kay Kristo, mamamatay ka, ay wala kang buhay na wala kang God. Doon ka sa impyerno. You understand? Yes. Habang buhay na mamatayin yun, banishment from God. You understand what I'm saying? Amen. And so my dear friends, only, si Apostle Pablo sabi niya, sino makapagliligtas sa akin sa katawang ito ng kamatayan? Siya na ang sumagot sa kanyang tanong. Sabi niya, salamat sa Diyos na siyang nagliligtas sa akin sa pamamagitan ni Jesus Cristo na ating Panginoon. Amen? Itinatawid tayo ng Panginoon sa kamatayan. Meron tayong resurrection na tinatawag. Hello? Amen! Tayo ay mabubuhay ng wala ng wala. Amen? Now, the next one, this brings us to number 4. Oh, for the time. Expectation of grace. Ang tunay na pagsisisi, nag-i-expect siya sa Panginoon, Lord, ang biyaya mo lang. Biyaya mo lang, makapagliligtas ka sa akin. Cleanse me with hisap. Ano yung hisap? Yun isang halaman na ginagamit nila for cleansing in the Old Testament. Hindi na natin bibigyan ng pansin muna yan. So sabi niya, hugasan mo ako, linisin mo ako sa pamamagitan ng hisap, and I will be clean. Ako ay magiging malinis. Wash me, and I will be whiter than snow. Wow! Tingnan mo si David. Si David, alam niya na si Lord lang ang makapaglilinis sa kanya. Alam ni David na si Lord lang ang makapagpapawalang sala sa kanya. And then sabi niya, let me hear joy and gladness. Lord, gusto lang kong magkaroon ng kagalahan at kasiyahan. Let the bones you have crushed rejoice. Lord, ang mga buto na iyong binuro, which speaks about the pain of what he is going through. Okay? Let the bones you have crushed rejoice. Amen. Alam nyo, napaka-painful minsan yung pasalanan. Maliban na lang kung ikaw ay wala pa sa Panginoon. Pero pagka may kasalanan ka at may awareness ka sa kasalanan mo, kaya nga, hindi dapat pinatatagal yung kasalanan eh. Na dapat ikinukumpisal ka agad. Yes. Hello? Amen. Bakit? Nakaka-stress po yan. Yes, true. Ingan? Lahat ng hindi marunong mag-sorry, nakaka-stress yan. Kaya mas matanda kayong tingnan kesa sa iba. Tinan mo, kulong ka na. Yes. Kasi ayaw mo yung minam sorry. Ayaw magbayan. Kaka-stress yan. Tama yun. Hindi lang na mamumot ang ayaw na yung inutangan mo humuusig sa iyo eh. Yung konsyensya. Oh, yung Holy Spirit. Pag yun. Holy Spirit. Tingin? Sinasabi niya sa iyo, magbayan ka na, magbayan ka na. Okay? Kinig ka ng kinig. Hallelujah. We must have an expectation of grace. May tiyaga ang Diyos. Yes. Kaya, hindi ka dapat natatakot, hindi ka dapat nahihiya na mag-umpisal eh. Sa Panginoon, ha? Minsan sa tao yun. Kung kinakailangan na mag-umpisal na sa tao, you better do. Okay? Why? Hanggang hindi ka na mag-umpisal, walang release. Yes. True. Okay? Sino ang lugi ka?
Amen? Huwag kang manatili doon sa state na yun. And let me remind you that repentance is not punishment in itself. Yun ay pag-asa. It is a hope-filled path to a more glorious future. Okay? Kalalasan na naranasan ko. Alam nyo? Every time na mag-pray ako, binabalik anong mangyari makapag-pray na ako. Yun lang yung nasa ilo ko. Lord, hindi na pali ko anong mangyari kasi ang alam ko nakapag-pray na ako. Ang alam ko na kapag humingi na ako ng tawad sa iyo, I am ready for consequence whatever. And I am hoping for your grace. Amen? Amen? Amen. Wow. Si yung teeth, yung magnanakaw. Hindi na yung sarap niya kang Lord. Sabi niya, Lord, sabi niya, Jesus, remember me when you come to your kingdom. Now, I want you to notice something, a little thing that many readers of the Bible do not even notice. Hindi niya sinabi, Lord, dalhin mo ako sa iyong kaharian. Alam niya, hindi siya qualified yun. So, ang sabi niya, Lord, hindi ko alam kung saan ka pumunta, basta alalahan ito na ako. Hello? Amen. Amen? Walang pagmamalaki, walang pagkukunwari. Sabi niya, para siguro nasa isip niya, hindi ako qualified pumasok sa langit. Eh. So, sabi ko na lang, Lord, remember me. Hallelujah. Anong sabi sa kanya ni Lord? I like what Jesus said to me. Sabi ni Lord, sinasabi mo sa iyo ang katotohanan. Ngayong araw na ito, dadalhin kita, sasama kita sa aking paradiso. Amen! Hallelujah. You see, when you repent of things in life, God does things you will never expect. Kamangha-mangha ang Diyos sa kanyang biyaya. Kamangha-mangha ang Diyos sa kanyang kabutihan. Bakit? Kasi nga, we receive more than we deserve. Yes. All the time. Okay? Hallelujah. Na kahit na we come short of the glory of God, and lagi po tayong short, ang Panginoon, lagi siyang abounding. Hindi siya kasusure. Amen. Amen? Kaya kapatid, huwag kang natatakot magsisi. Okay? Huwag kang natatakot magbayad. Okay? Huwag kang madami. Okay? Kailangan natin magbago ang isip. A change of mind, a change of heart, and a change of behavior. Repentance is in three areas of your life. Mentally, change of mind. Yeah. Affectively, change of heart. Behavioral. A change of heart. Wish nyo yan. Dito ko nakamansan. That brings us to number 5. Okay. Ikurot ang katabi mo sa mga. Okay, bago yun, dito na papunta yung isang slide. Only those who are truly aware of their sin can truly share His grace. Sila lang ang nakaka-appreciate ng biyaya ng Diyos. Kaya, kapatid, hindi mo ma-experience ang biyaya ng Diyos hanggang hindi ka nagsisisi. Kasi yung nagsisisi lang, sila lang ang nakaka-panggap ng biyaya ng Diyos. Bakit? Ang kapatawaran ay biyaya. Amen! Amen? Yes! Go ahead, ito ang kapatawaran, grace. And can you imagine God lifting your sin? And can you imagine your burdens being lifted up? Can you imagine God giving you a clean slate to start all over again? Nobody can give you that. Yeah. Only Jesus. Yeah. That brings us to number 4. Negation of pride.
Number five na. Okay. Negation of pride. Ano yung ibig ng negation? A refusal. Okay? Ay, ang pagsisisi ay ang pag-refuse sa pride. Kasi tayong mga tao, may pride tayo. Kaya na ayaw magsisi kasi may pride. Yes. You understand? Ayaw natin magsisi, ayaw natin magpakumbaba kasi may pride. And so, sabi ni David, hide your face from my sins. Tago mo niyang mukha sa aking mga kasalanan. Blot out all my iniquity. And then, create in me a new heart. And renew a steadfast, meaning to say, faithful spirit within me. David knew that his sin is right there in his heart. And sabi niya, create in me a pure heart. Kaya gusto natin yung kanta na, pure heart, that's what I long for. Amen? Yes. Bakit? Kasi yun lang yung heart na pwede mag-follow sa Panginoon. Yes. So if there is anything else na dapat nating hihingin sa Panginoon habang humihingi tayo ng tawad, sabihin natin sa Panginoon, Lord, baguhin mo ang aking dapat ng Diyos. Yes. Okay? Kung galit ka sa isang tao, galit ka sa asawa mo, sabihin mo, Lord, baguhin mo ang aking dapat ng Diyos. Yes. Okay. Baguhin mo ang damdamin ko tungkol sa issue na ito, tungkol sa mga bagay na ito. Lalo-lalo na yung may mga bitterness. You need a change of heart. Again, because your heart is just crippled by bitterness. Yung iba makakapag-release din si Lord. Again? And so, doon dapat si Zacchaeus. So, nabanggit na natin si Zacchaeus. The path of a fresh heart start and a clear conscience begins with repentance. Ang dahan daw sa malinis na simula, malinis na konsyensya ay nagsisimula sa repentance. So hanggang hindi ka nagre-repent, marumi ang konsyensya. Ano yung konsyensya? Hindi siya safeguard. Ang konsyensya ay yun yung nag-umuusig sa iyo. Yan yung nagbibigay sa iyo ng maayos na pag-intindi sa masama at mabuti. Nalalaman mo kung ano yung masama, nalalaman mo kung ano yung mabuti. Yes. And by the way, hindi lang po ang Kristiyano ang mayroong konsyensya. Kahit mga criminal, may konsyensya. Bakit? Gift po ng Panginoon yan. Lahat ng tao may konsyensya. Kaya lang ang tao pwede niyang isuppress ang kanyang konsyensya. Ano na? Kaya nga, mas bigtahe ang isang Kristiyano kasi hindi lang konsyensya meron siya. Hindi lang sanctified conscience. May banal na spirito pa. Yes. Ang isang Kristiyano na namumuhay sa puso na nagbibigay ng dalawang bagay. Una-una sa lahat, conviction. Ang conviction binibigay sa iyo pagka hindi pa nangyayari yung kasalanan. Okay? So, kumakabog lang yung guilty. Okay? So, pagka nakakita ka ng pogi sa online, napaibig ka. Pero kumakabog ang guilty mo, sinasabi niya, oh, ito sa Maya. Nasawa ka. Maya. Sabi ako, alam, masama. Ano ka ba naman, heart? Ano ka ba naman, heart? Yes, hindi mo ganoon. Okay? Dinilit mo siya kagad. Yeah. Nagtagumpay ang banal na spirito, hindi ka nagsasama. Yes. Hello? Yes. Pero pagkasalanan mo, kapag tao lamang. May kalumpunan. At may pangangailangan. Hallelujah. Sa sinabi mo palang kapatid, nagkasalanan. Iba naman ang mararanasan mo ngayon. Inuusig ka na ngayon ng banal na spirito.
Sasabihin ng Panginoong Espiritu sa iyo, you have sinned against your husband. Yes. You have sinned against the Lord. Amen. Yun ang panahon na kailangan mo. Ha? Amen. Susundin mo ba ang Panginoong Espiritu? Amen. Or mag-re-request for friendship ka na. Okay? Tingnan po kayo mga kapatid. Okay? Ang puso natin, our heart is desperately wicked. Yes. Kaya po, huwag kayong maniniwala yung nagsasabi, follow your heart. Napakasamang advice. Kasi kung meron hindi mapagkakatiwalaan sa buhay ng isang tao, ang puso na. Yes. Ang salita ng Diyos mismo nagsasabi, our hearts are desperately wicked. Hello? So ang heart mo, very wicked yan. Kaya dapat lagi nire-review, heart behave! In Jesus' name. Amen! Amen. Hello? There are four marks of true repentance. Mayroon taong dalawang marka. Ang tunay na pagsisisi, acknowledgement of wrong, ginawa na ni David yan, willingness to confess, David did it, willingness to abandon it. Yes, it's done na. Meron na lang isa na dapat pang gawin natin, willingness to make restitution. Kailangan binabalik natin, kung may utang ka nga, magbayad ka na. At yung mga nakagawa ng pagkakamali na pwede pang ituwid, ituwid. Sino nyo? Nasabi ko na sa inyo minsan na I was invited to preach sa Kinapawan City Church ng Assemblies of God. I was talking about the sins of our fathers. Ito yung tinatawag na generational sins. Pagkatapos ng service, pagkatapos ng altar call, may lumapit sa akin isang middle-aged woman. Sabi niya, Pastor, I just want to be free. Gusto ko lang na magkaroon ako ng peace. Kasi napangit ko, kung tatay mo noon may utang at hindi niya nabayaran at may kakayahan kang magbayad, ay may bayaran mo pagkakautang ng nanay mo. Kasi nga, that is setting the record straight. Okay? At least may pinawa ka. Huwag ka mong tatakot na malulugi ka at pagpapalain ka ng Panginoon. Amen. Eh, tumingin mo sa isip niya yun, hindi na siya makapalagay. Eh, lumamit sa akin, sabi niya, Pastor, yung tatay ko, hindi siya mabuting tatay. Dami niyang utang na inyuhanan, yung iba na bayaran ko na, meron pang isa na hindi ko na pabayaran, kaya lang hindi ko na siya makita yung inatangan ng tatay ko, pero alam ko, malaki ang utang niya doon. Ngayon, wala akong kakayahan magbayad ng utang na yun. Ngayon, sabi ng Panginoon sa akin, gawin ko daw na vicariously, sa'yo ako magbayad. Kaya inaabutan ako ng pera. Kaya kasunod ko yung pastor ko. Hindi yata tama. Siguro, alam mo kung si yung mga anak niya, may anak siya dito, doon ka magbigay ng pera sa mga anak nila. Sabi, ayaw, wala na po sila dito, pastor. Gusto ko lang matahimik. Gusto ko lang malaman ni Lord na willing ako na mag-set to right the wrong that was done by my father. Amen. Sabi ng pastor, yung pastor mismo kay Sarah, sabi, Pastor, tanggapin mo na para magkaroon siya ng kapayapaan. Ano nga po? Amen? My friends, ganun po ang tinatawag na restitution. Bahagi ng pagsisisi. Kaya hindi lang yung pag-iyak ang pagsisisi. Yes. Pagbaba ko ng isip. Okay? Meron akong yung aking brother, asawa ng aking sister-in-law. Okay? So brother-in-law ko na rin. Okay? Namatay na siya, pero bago ba siya namatay, he hated his father. Galit na galit siya sa tatay niya. Ngayon yung tatay niya, iniwanan sila nung maliit pa. So lumaki siya sa lola. Galit na galit siya sa tatay niya. Namatay ang tatay niya, hindi siya pumunta. Kaya naman again. Again? Laging pinaalala sa kanya ng Panginoon na you need to forgive your father. Bumingi ka ng tawad sa tatay mo. Patay na yung tatay niya. Alam mo ano ginawa niya? Pumunta doon sa libingan.
Umiyak na umiyak doon. Kaya sabi niya, parang ako loko-loko. Kaya ako nang tawag kayo tatay. Kahit alam ko na hindi na niya ako narinig. Pero narinig ako ni Lord. Amen. Yun po ay pagtutuloy ng mga pagkakamali ng lalakas. Marami sa inyo hindi makaipon. Marami sa inyo laging hirap. Bakit? Eh kasi nga, may mga bagay na kailangan natin ituwid na hindi itinutuwid. At sasabihin ko sa inyo kapatid, kahit na anong pagsisikap mo, pagka hindi mo itinuwid at hindi ka sumunod sa mga bagay na narating mo sa amin ngayon, frustrated ka nang dumating dito, frustrated ka na uuwi, wala kang kalayaan. Amen? Amen. And so, ituwid po natin ang mga bagay. Yan po ang magdadala sa amin sa kahulugan niya. Amen. Last one na. Oh. Number six na. Okay? Transition to life. Tayo daw ay babalik sa buhay. Kasi lahat ng hindi humihingi ng tawad nasa kamatayan niya. Kasi ang kasalanan, ang unga ay kamatayan. So, kailangan na natin mag-crossover sa life. Amen? So, sabi nito ni David, do not cast me from your presence. Lord, huwag mo akong ilayo sa iyong presensya. If there is anything that sin will do, it prevents you from feeling the presence of God. Yes. Okay? And then he said, do not take your Holy Spirit from me. If there is anything that the Holy Spirit can experience, you can experience with the Holy Spirit is this. Every time we sin, the Holy Spirit is grieved. Ano yung grief? Sumasamalo. So may damdamin ang banal na spirito na namumuhay sa puso mo ngayon. Okay? He lives in all of our hearts sa damdamin natin. Nagkakaroon siya ng sama ng loob pata tayo nagkakasara. Kasi hindi pwedeng mamuhay ang banal at hindi. Di ba nasa? Yes. Hindi pwedeng mamuhay ang mayroong masamang isip at ang banal na spirito. Yes. Hello? So, mag-i-grip siya. And so si David sabi niya, Lord, huwag mong alisin ang iyong banal na spirito sa akin. Restore! Wow, I like this. I like this part of the prayer. Restore to me the joy of my salvation. Amen. Kumusta? Lahat ng born again, taas ang kamay. Amen. Lahat ng may joy na born again, taas ang kamay. Amen. Hallelujah. Ano na mga kalungkot? Marami na mga born again ngayon. Burn again. Sunog na naman. Amen? Bakit? Kasi, alam niyo, pwede kang maging Christian pero walang joy. Yes. Okay? Pwede kang pupunta sa church lagi every Sunday pero walang joy. Walang joy. Lagi mo tinitingnan yung oras. Kailan pa kaya matatapos si pastor? Okay. Nakapoy makapag ice cream na. Walang joy. Thank you. Okay. So, after the church, routine na lang. Okay? Kailangan ko maging present doon. Present! Bodily present, but spiritually present. Okay? Nakatingin ka sa amin, pero yung isip po, ano kaya ang aming hapon? Alam, joy. Okay? Alam, joy. Okay? Restore to me the joy of salvation! Ah, meron pa isa. Grant me a willing spirit. One of our prayers this afternoon must be this one. Lord, bigyan mo ako ng willing na spirit. You know why? You cannot even have the willing to repent. You cannot even have the will to repent. Kung hindi pagkakalong sa iyo. Yes, true. Kaya marami ng mga Kristiyano ngayon, ayaw maglingkod. Not willing.
Amen? Unwilling. Hindi gusto. Okay? Don't mess with my tail. Bear. Basta, minimum service lang ako sa Panginoon. Ano yung minimum service? Wala na. Wow! That is authentic Christian life. That is not Christian life. Ang Christian life, mayroong kagalakan. Amen! Okay. Saan ang service ka? Saan ang service? Atin ako! Atin ako! Ganun na pa! Ganun! Okay! Ganun! Hallelujah! Hindi lang tayo excited sa Slow Hotel. Sa anniversary. Christmas. It's not excited tayo kay Jesus. Amen! Mayroon po hindi ka na excited sa Panginoon. Alam mo, something is missing in your heart. Kapatid, huwag mo nang magagaling. You need to repent. Hello? Lahat ng galing sa Pilipinas, taas ng kamay. Just within these few months, galing ka sa Pilipinas, taas ng kamay. Okay? Lahat ng bumalik dito na may mabigat na damdamin. Taas ng kamay. Isa lang ang promise. Okay? Lahat ng bumalik, nakita mo na hindi mo i-expect. Pero mayroong kabigatan. Mayroong mga problema na dapat ayusin na dinala mo pabalik dito sa Hong Kong, taas ang kamay. Sometimes, that is the one that is going to rob you of your joy. Yes. You need to repent. Okay? You need to repent and tell the Lord, Lord, bakit ako nag-worry? Alam ko naman, ikaw lang ang kasagutan. Amen. Ang aking mga problema. Yes. Hindi naman nakakatulong na ako ay magbukong mo. Yes. Hindi naman nakakatulong na ako ay lagi masama ang loob. Yes. I give you a secret. Rejoice. Amen. I-rejoice mo sa Panginoon. Sabihin mo sa kanya, Lord, alam ko na ang laki ng problema ang niniwanan ko sa Pilipinas, pero Lord, alam ko na ikaw ang in-charge sa buhay. Amen! Amen! Father, the joy comes back. Amen! Amen! Now, you see, minsan, ang repentance is, get the big picture. Repentance is a change of mind. Knowing that God is good. Amen. Knowing that God will forgive. Amen. And knowing that God is going to set things in order. Alam ni Lord na hindi mo kaya. Yes. Alam ng Panginoon na wala kang kakayahan na baguhin ang bagay-bagay sa buhay mo. Hallelujah. Ang magagawa mo lang ay mag-pray. Yes. Mag-rejoice. Yes. And let God have His way. Amen. Amen? Well, hindi ko sinasabi, huwag ka na magpadala. Kanya lang, huwag mo lang lagdagan ang kabigatan ng puso mo sa pag-aalala at sa pag-intindi ng mga bagay na wala kang pag-aalala. Amen. Amen? Pray. And so, here is what Peter said. Repent therefore, and turn back! Repent is a change of mind. Now, when you change your mind, add one thing more. Turn back! Turn back where? Turn back to God. Amen. Magbalik loob ka sa Panginoon. Kayo na, hindi may mga kasi nung unang tinanggap mo si Lord as Lord and Savior of your life, talaga naman na. I tell you, hallelujah. Andun yung kilig. Kilig mo. Okay, ay? Hallelujah. Ngayon, kilig na. Kilingin na. Kailangan natin magbalik.
Let's go back. Amen. Again? I always tell the Lord like this. Mahal, pwede ba ibalik mo ako doon sa panahon na nakilala kita, na nagkaroon ako ng relationship sa'yo? Eh, sisiyahan ako pagka praise the Lord na pa-upload na lahat ng mga pictures namin sa Facebook. I will just go to Facebook and open my albums there, and suddenly I am revived. Amen? Kasi through all those pictures, makikita mo ang kabutihan ng Diyos. Amen! Amen? Repent therefore and turn back, so that your sins may be blotted out. Papahiin ng Diyos. Bukurahin ng Panginoon ang record mo. And then I like this one. Times of refreshing! Paano ba na-re-refresh ang isang tao? Diba pag uminom ka ng Sprite, refreshing? Kaya lang pagka-Sprite, ang ininom mo, panagdalian lang ang refreshing. Pero pagka-Sinon, ang ininom mo. Wow! Parang matagalan niya. Pagka ang relationship mo sa Panginoon, pagka nagsisi ka, papalik ng Panginoon ang relationship mo sa Kanya, yun ang tinatawag ng times of refreshing. Okay? The times of refreshing may come from the presence of the Lord. Manggagaling sa presensya ng Panginoon nyo. And so, mga kapatid, halina, from rebellion, let us go to repentance. And from repentance, we will have restoration. Amen. Amen. Hallelujah. Si Francine Rivers, sabi niya, better the discomfort that leads to repentance. Alam niyo, ang repentance, hindi siya komportable. Lalo na pagka na-realize mo, lalo-lalo na pagka damang-dama mo, ang kasalanan na gawa ay napakalating sa estima ng tao. Minsan, lalo-lalo na pagka it is a public disgrace. Amen? And minsan may mga kasalanan tayong ginagawa in secret. And ano kaya pagka tulad ng Panginoon, magkaroon tayo ng video ng ating buhay. Matutuwa ka kaya sa makikita nila sa video ng buhay mo, pati sikreto mo? Okay? Please lang, huwag mo nang show. Okay? Siguro i-request natin na huwag na. Amen? Lalo-lalo rin pag alam natin na gano'n, napaka uncomfortable na magsisi. Kaya niya lang, sabi nga ni Francine Rivers, mainam na yung discomfort na panandalian na nagdadala sa atin sa pagsisisi at saka sa restoration kesa sa temporal comfort. Okay, ng panandalian, comfort lamang at saka walang hanggang gabi pagkakahiwalay sa Diyos. My friends, now is the day of repentance. Amen! Amen? Thank you, happy to meet. Would you close your eyes with me? I am going to pray this moment and I will ask the Lord to remind you of the many things that you need to ask Him for forgiveness. I will ask the Lord to bring you to repentance. I am going to ask the Lord to give you a broken heart. Panginoon, nandito po kami, may harapan ito. Alam namin na kami ay palaging nagkakasala sa iyo. Alam namin, Lord, na we are not right. Many of us are. Alam namin, Panginoon, na napakarami namin mga desisyong ginawa sa buhay na pinagsisisihan namin ngayon. Lord, napakarami mong bagay na dapat ituin. Napakarami mong bagay, Panginoon, na dapat ay ipagbalik loob sa iyo. Napakarami mong bagay, Panginoon, na dapat pagbayaran. Napakaraming bagay na kailangan gawin. Lord, dalangin ko na bigyan mo ng willing heart ang bawat isa na naririto ngayon. Dalangin ko na Banal na Espiritu will help us to go through genuine
repentance. I pray that you will bring us to the cross. I pray na, Lord, usigit kami ng banal na Espiritu upang sa gayon ay magkaroon kami ng panibagong simula, panibagong kagalakan, at panibagong pagpapalo. Thank you, Lord. Let us remain silent for a moment. The Lord is reminding you of things in life that needs restoration, that needs repentance, things that need to be restored, things that need to be fixed and mended. Are you willing? Kung narito ka ngayong hapong ito at alam mo na si Lord ang nagsasabi sa iyo, hindi ako. Kung narito ka at alam mo na nag-uusap sa iyo ang Panginoon, huwag ka manatakot, kapatid. Huwag ka mahihiya. Today is the day of your restoration. Lift up your hands. Sino ka man taas mo, kamay mo, ihahapit kita sa Panginoon. I will bring you to the Lord. And right there, sa paanan niya, ikaw bisal mo sa kanya lahat ng mga kasalanan, lahat ng mga samahan loob, lahat ng mga katiwalian, lahat ng mga lihim na ikaw lana alam siya. Panginoon, lahat po ng nakataas ng mga kamay ay inihahatid ko sa paanan ng iyong cross. Lord, inihahatid ko sa lukluma ng iyong biyaya. Lord, nangako pa na ako kami ay lalapit sa iyo, hindi pa kami tatakwil. Lord, nangako pa na tatanggapin mo ang bawat isa. Nangako pa na lilinisin mo kami. Nangako ka, Panginoon, na patatawarin mo kami. Lord, sa iyo po ay inihahatid ang bawat isa sa amin. Go ahead, tell the Lord about it. Tell the Lord. Sabihan mo siya. Kahit sa isip lang. Yes. Hallelujah. Ginoon sa natin po. Thank you. Yes. Thank you, Lord. Yes. Thank you, Lord. Yes. Every bitterness, every pride, must go. Every rebellion must go. Every disobedience must be forsaken. Everything that hinders the presence of God must be destroyed. Lahat ng nagiging hindrance, lahat ng dahilan kung bakit wala kang kagalaman ngayon, it must be surrendered. Yes. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Kapatid, sumunod ka sa aking panalangin. Salamat po, Lord. Salamat po sa mensahe ng aking narinig. Salamat po sa lahat ng aking mga pagkukulang na ipinahayag mo. Lord, lahat ng aking mga kasalanan, lahat ng mga desisyon na ginawa ko, Lord, na nagbigay sa amin ng kahirapan, lahat ng paglayo ko sa iyo, lahat ng paglimot ko sa iyo, lahat ng aking paghihimasin, lahat ng aking sama ng Lord, Lord, ay nilalaga ko sa iyo, ay mahapag ito. Lord, wish ko lang na tulad ni Dede, ibalik mo ang aking kagalakan. Lord, wish ko lang ibalik mo ang aking kagalakan sa iyo. Lord, wish ko lang na ibalik mo, Panginoon, ang lahat ng dinakaw ng diablo sa akin. Lord, nais ko lang na maglingkod ng may kasiyahan at kagalakan sa iyo. Lord, salamat po. Salamat sa paglilinis mo. Lord, salamat sa panibagong pag-iisip
panibagong damdamin at panibagong pag-alang ng Panginoon at pagkilos sa iyo, pinagkakatiwala ang aming mga buhay. Kapatid, ako na lang mananalangin. Lord, salamat po. Salamat po, Lord. Sa ginagawa ng Banal na Espiritu sa aming dalangin na kapagkat alam namin, Panginoon, na maliban sa iyo, ay wala kaming pangarap. Yes, Lord. Lord, wala po kami may pagmamalak sa iyo. May hapong ito. Isa lamang bagay na maialay namin sa iyo. At yun ay ang isang pasang na damdamin. Yes, Lord. Lord, kalugdan mo ang lahat ng basang na puso ngayong hapong ito. Kalugdan mo, Panginoon, ang pag-aalay namin ng basang na damdamin ng basang na puso. Sa iyo, pinagkakatiwala ang mga buhay na ito. Sa iyo, pinagkakatiwala ang ating mga kinabukasan. Sa iyo, pinagkakatiwala ang panibagong buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu sa Diyos, at ang lahat ay magsabi ng amen. 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 Amen.